praise papuri the Virgin Mary, Mary's praise. Ito po sa passage na binasa natin ngayong umaga, no? Verses 46 to 55. And Mary said, "My soul doth magnify the Lord." She is referring to the child in her womb at inawagan namin on. "And my spirit hath rejoiced in God my Savior." So here is Mary offering sacrifice of praise for the Lord. "For he hath regarded the low estate of his handmaiden, for behold, from henceforth all generations shall call him blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm, he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath opened his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed forever." So we mentioned this morning about Mary was a young teenage girl at this time. Nangyari po ito at kagaya rin po ng marami sa Israel, binihira ang may personal copy, Bible, no? Kasi ang Bible ng araw ay produced manually. Tinatawag yan ng mga manuscripts. Bihira-bihira ang mga hawak ng kopya. Pero yung familiarity ni Mary dito sa Old Testament history, no, is remarkable. Probably she learned that through her frequent attendance in synagogue meetings. Wala nang kanyang nali pa siya. Umaten na po siya sa mga pagtipon sa synagogue. No? At ito po sa passage na ito, she offered a sacrifice of praise. At ang mga umaga, atin po nga, binigyan ng emphasis, ano? Yung worship. Because worship in the Bible is being stressed in the scripture. Siya po ay pinagdidiinan. Yan po yung priority, yan ho, sa Diyos. Matatandaan nyo, yung purpose for creation, that is to glorify God, which is also a form of worship. For thy pleasure, they are, or they exist, and were created. Dapat sila na create for God's pleasure. They are and were created. Thou art worthy to receive glory and honor and strength. Yan. Karapat dapat ang Panginoon sa lahat ng pupuri. 1 Corinthians 10:31, "Whatever we do, whether we eat or drink, do all things for the glory of God." And an adaptation of Christ, yan po ang sinabi ng Panginoon kay Satan, no? So yung mga tatlong temptation na record sa Matthew at dyan sa Book of Luke, yung temptation of turning the stone into bread, yung cast thyself into this temple, di ba? At yung worship me, sabi ni Satan, at lahat ng ito, all these kingdoms of the world will I give to you. Yan na po yung finale. Kumbaga sa pagkain, yan na yung we reserve the best for last. Mga panghuli na course. And then, dessert na. Dessert na. Of course. Yan na yung pinaka-pang-last. Yan yung pinaka-mabibigat. Guling tatlong pinaka-mabibigat na temptation ng Panginoon, ano? Na na-receive kay Satan. Pero dyan sa temptation event na yan, eh, distress na naman ng Panginoon. Ano ang kahalagahan ng worship? Sabi niya, "Depart, get thee away, Satan, for it is written, serve the Lord only, at siya lamang worship the Lord, and Him only you will serve." Lumayas ka, Satanas, kakusulat, Diyos lamang ang iyong sasabayin, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So God created us to worship Him or to glorify Him. And the way God created us, He created us
to worship Him, and so therefore, human beings are inherently worshipful creatures. There is a tendency to worship. Right or wrong, we have the tendency to worship. True Christians worship the true God. Non-Christians worship false gods. There are a new desire for every person, every creature to worship. So for lack of light, some worship the dead, they worship the sun, they worship the trees, worship the ocean, worship the dead, you know. Ano na lang mga object of worship. Pero by nature, nasa atin po yung tendency or desire for worship. At pagkita rin po natin, ano, na we know worship ng tao, mga kapatid, eh, may iba-ibang pwede maging object of worship. Yung mga unbelievers, they worship deities. Yan, isang object of worship ng mga tao ay mga false deities. Sa ating bansang Pilipinas, ano po ang mga deities natin dito? Prior power and Persian. Yung mga binebekarin natin, mga saints, Anito, ano pa? Mama Mary, yan. Sino-sino na lamang ating worship as God. Sa India, sabi nila, in India, there are 300 billion gods and still counting. Sige, nadadagdagan pa yan. Meron lugar sa India na mga tao, they wear bonnets. Full face, nakanet yan. Dahil makapalanghap nila ang kanilang God. Makapalanghap nila yung pulisa. Eh, yung pulisa na yan, God nila yan. Kaya, intentionally, naglalagay sila ng net sa kanilang mukha. Gagawin sila para hindi nila malangkap ang kanilang cross. Imagine, ano, mas marami pa sa tao ng Pilipinas. Ang na tayo, 104 million. Lord, ang God sa India is 300 million. At nadadagdagan pa. Parang nakakaano. Sino rin ang nakakaroon nung yung kumanap sa atin ni God, sino rin ang kumanap sa atin ni God? Hindi na lang sino. Amir Khan. Meron pang isang movie yan na yung ano, basa kay Rian. Ha? BK. BK, parang kay Rian siya. Na pagdating niya sa India, may na-discover sa alien siya eh. May didikit lang walang God dito. Didikit nga ng didikit. Wala nang sasampal sa kanya. Kasi basa niya nilalaroan, sa alien siya, wala siya talap sa, wala siya kumuha-muhang, parang siya nasasampal. Ang ginawa niya, yung mga sticker ng mga gods, pinagdidikit na rito. Pag sasapalin siya, ginagalan niya. Hindi, ginagalan. Pag may sasapal sa kanila, sticker siya. So, alam yung nangyayari sa India, no? Ang napakaraming gods. Ngayon, tayo po yung mga walang kinikilalang deities, kagaya ng mga atheists, meron pa rin mga minu-worship niya. Sabi ko nga, they worship themselves. Self, ang kanilang minu-worship. No? Kung minu-worship nila sa sarili nila, their health, their fame, their wealth, and their pleasure, wala kang kinikilalang Diyos. Ang true God, hindi mo kinikilala. It is. Pati mga false gods, wala rin sila. Pero actually, meron pa rin silang kinikilalang God nila, no? Mas binibigyan ng malaking importansya, yan ay kanilang sarili. Not only that, worship of true God is also a form of idolatry if it is done in wrong manner. Or the wrong way. True God ang ino-worship mo, pero sa maling pamamaraan. Kagaya ng mga Pentecostals, wala namang mga deities yan. Ino-worship rin nila ang Trinity, ang Triune God. Pero mali ang kanilang paraan ng pagsamba, no? Wala sa scripture. In the first place, wala sila sa true church. So in their corporate worship, there's no worship going on. Sa Israel, nangyari yan sa mga anak ng Panginoon. It happened with the Israelites. They reduced God into a form of a golden calf. And then, Nadab and Abihu, they worshiped God the wrong way using strange fire, which is against the
clear instruction of the Lord. Another example of worshiping God in the wrong way was done by Saul. Hindi siya dapat ang nag-o-offer ng sacrifice because he is a king. He was not a priest. Pero siyang kumuha niya, hindi niya naantay. And it cost him everything. It cost him his kingdom. Nawala ang kingdom sa kanya, binabi ng Panginoon at ibinigay kay David, a man after God's own heart. King David as well. Ang tamang paraan ng pag-handle sa mga holy things is that it must be, those holy things must be carried by the priests only. Ang ginawa ni King David, ipinakarga niya sa bagong karikon, siguro matindi ang ginawang dekorasyon niya sa baka na yan, sa karikon na yan. Pero tama ang motive. Parang kagaya ni Cain. Malagay niyo si Cain. May mali ba sa motive ni Cain? Diba, best din ang binigay niya? Malagay ko, gusto rin niyang sabay ng Panginoon. Sabi nga eh, the best of the fruit of the ground. Isa siyang farmer. So the best fruits, vegetables, pinaka-best na produce ng kanyang effort. Maganda ang motive. Pero mga kapatid, mali ang pamamaraan. Ano? So we have stressed the fact na hindi po enough ang tama ang motive. O meron kang sinceridad because we can be sincerely wrong. Right things must be done the right way. So kahit tama ang motive, mali ang pamamaraan, ano po sa mga nagsasabi, eh, ayan na natin sila, sincere naman. Maganda naman ang motibo at sincere naman sila, makikita mo naman ang sincerity. Kaso nga, mali eh. Mali ang paraan. Hindi naman tayo ang nagpapasya kung paano sasambahin ng Diyos, diba? Siya ang nagplano kung paano siya sasambahin. Siya ang nagsabi kung paano siya dapat sinasamba at yan po ang ating susundin. Maging ang pag-anap sa Great Commission, siya rin po ang nagtakda niyan kung sino gagawa niyan. Matthew 28:19-20, ang pag-evangelize, yan ay pinagkatiwala sa Iglesia ng Panginoon. Yan ang tamang pamamaraan. Ang paglilingkod must be channeled through a local church. Maganda ang paglilingkod, maganda yung motive po, gusto mong maglilingkod. Pero anong pattern ng Panginoon? All services to God must be rendered, channeled, saan? Kanina itcha-channel ang ating paglilingkod, saan itcha-channel? Channeled through a local church. A true church of the Lord. Ang iba nagbibigay, sa palinsimbahan nagbibigay. Doon na lang sa mga pale-palengke, sa bus. Mag-uho kayo magbibigay dyan. Okay? If you do that, you are giving legitimacy sa ginagawa ng mga taong ito. Para natin sinasabing legitimate ang kanilang ginagawa, ay illegitimate nga yun eh. Ano yung sabihin ng illegitimate? Walang karapatan ang sino man na gawag-gampanan yan. Kahit may pagmalaki na, marami na kung kaming nako-convert. Hindi mo mas mahalaga yung naliligtas na kaluluwa kaysa diyan sa mga protocol na yan. Yung mga rules na yan, ang talaga may naliligtas. Pero mga kapatid, there are things in this world that is of much value than the souls of men, and that is the glory of God. Mali po na isasakalang natin yung kaluluwa ng tao, although mahalaga ang kaluluwa ng tao. Walang pwedeng ipambayad dyan na yaman ng mundong ito. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Which means, there is nothing enough in this world to pay for the soul of men. Pero mga kapatid, yun yung motivation natin in doing the will of God, ay hindi lamang desire for men's salvation, although maganda na nagde-desire tayo for the salvation of men. Pero yung obedience natin for evangelism, mga kapatid, must be dictated by our love for God and desire for His glory. Kaya kung gagawa tayo ng mga gimmicks, motivate, ano mga methodology na anti-Bible, extra-biblical, para lang maligtas ang tao na nailalagay naman sa peligro ang hindi nako-compromise ang glory ng Panginoon, hindi natin i-reduce ang glory ng Panginoon. Hindi natin ibababa. Hanggang sa iba, nagmamakaawa ka na. Pati sa mga kanta, nilalagay yan. Kaya yung songbook natin, may song na tinakpan na natin dahil hindi katanggap-tanggap ang mga sinasabi sa mga verses, ano?
Pero dyan sa hymn natin na title ko, He is precious to me. He is so precious to me. Ang second verse dyan nakalagay, ang Panginoon ay inulat, inaram sa labas ng pintuan. At nag-aantay na napapasukin mo. Awa-awa ang Panginoon sa labas ng pintuan na hindi ninyo pinapapasok. Ano yung pinipicture natin ng Panginoon dyan, no? Isang Panginoon na kahabag-habag, parang hindi Panginoon. Hindi ko siya nagmamakaawa sa puso ng tao ang nag-aantay na pagbuksan. Dahil kung bubuksan ng Panginoon ang puso ng tao, hindi na siya magpapaalam sa'yo, tama? Kailangan pa ba siya magpaalam? Bakit? Hindi na dahil siya ang may lalang sa tao. Siya ang may lalang sa puso ng tao, papasok siya kung kailan yung gusto pumasok. Hindi yung, ay wala pa siya, hindi ka pa nagpe-pray eh. Kailangan mag-pray na muna. Hanggat hindi mo siya pinapapasok, hindi pa siya nakakapasok. Papasokin mo na, mag-pray tayo. Alam niyo po, kahit nasa kalagitnaan ng pangangaral, kung bubuksan na ng Panginoon ang puso mo, papasok na siya. Ano? Acts chapter 16, verse 14. Ongoing ang preaching, anong ginawa ng Panginoon kay Lydia? The Lord opened the heart of Lydia. Wala kayong mababasa sa Bible na sila nag-open ang kanilang puso. Ang Diyos ang nagbubukas ang puso, no? Tingnan natin yan. Acts 16:14. Hindi pa nga natatapos ang mensahe nito eh. Hindi ho tayo mag-aantay na kung kayo taas ng kamay nyo, yung tatanggap. Walang ganun sa Bible, no? Walang kinalaman niya sa kiniligtas ng tao. Walang kinalaman sa kiniligtas ng tao yung ikukot mo o re-recite ng sinner's prayer. Dahil pag ng sinner's prayer daw, hindi, eh, hindi matutuloy ang kaligtasan kasi walang sinner's prayer. Alam niyo ba yung sinner's prayer sinasabi ko? Hindi niyo alam. Ganang pray lang ano. Hindi yung spanket niyo na sa men. Meron niyo. Sinner's prayer. My decision. Panginoon, Panginoon, pagayin mo kasalanan, ako pagayin mo kasalanan. Patawahin niyo po ako, patawahin niyo po ako. So, nire-repeat ng, nire-repeat ng, ng, ano, ng, prospect, yung, sinasabi ng, ano, ng disciples. You follow after me, you need to your heart. Hindi ko pray ito, para sa'yo ito. At after prayer, sabi mo, brother ka na. Kapatid na tayo sa mga Diyos. Sabi ng John 1 prayer, nang sitanggap, binigyan ng karapatang anak ng Diyos. Di ba, tinanggap mo siya ngayon? Oh, ano ka na ngayon? Anak na ng Diyos. O, ka na magdududa. Eh, lang alanganin ko pa eh. Ganon, hindi ako magdududa. Oo, brother na tayo ngayon. You are my brother, I am your brother. Ikaw ay brother na tao ko ngayon sa'yo. Napakano yung Sunday, nasa 9 tao. Nag-diakono sa iglesia. Pero ako, pilit sa prayer na ganyan, ano? Nag-pray naman, tumanggap. Ano? Nag-pray na sinner's prayer. After a few weeks, nabalitaan ko na hindi ko na sa iglesia. Hindi ko na ulit nakita. Ano? Acts 16:14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us. Whose heart the Lord opened that she attended unto the things which were spoken of Paul. Whose heart she opened? Is that what you read? Whose heart she opened? You know? Or whose heart the Lord opened? Sino po nag-o-open ang puso? Ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Siya ang may lalak sa puso. Siya magbubukas at hindi na kailangan magpaalam kayo naman. Proverbs 21:1, a king's heart are in the hands of God. He turneth it whithersoever he will. Huwag yung sasabi na, eh di robot na. Bakit robot? Eh kung gusto, ibalik ng Panginoon. Eh ba't ka pa nagpe-pray sa Panginoon na tanggapin ka sa trabaho kung hindi rin pala mababago ng Panginoon ang puso ng boss, ng employer kung kahit mag-pray ka na mag-pray. Wala rin palang magagawa ang Diyos. Bakit tayo nagpe-pray na patanggap ka sa trabaho? Kasi alam mo ng Diyos, kayang pakilusin ang puso ng mga HR, ng mga nag-a-admit sa trabaho, ha? Kahit hindi ka mas
kahit na hindi ka masanay yung qualified, meron mas qualified sa iyong trabaho, pero dahil ikaw nag-pray, ikaw anak ng Panginoon, eh pwedeng gawin ng Diyos na ikaw ang papaboran ng employer, ha? Na kayang baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Kasi kung walang magagawa ang Diyos, kung hindi gugustuhin ng tao, huwag ka nang mag-pray. Eh wala rin naman walang magagawa ang Diyos kung hindi willing ang tao. Pero bakit ka nag-pray? Kasi alam mo na kayang pakilusin ng Diyos ang puso ng tao without violating His will, na hindi nababahilate ang will ng tao. So God changing the will of man is no violation of man's free will. Philippians 2:13, is that right? Philippians 2:13, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. It is God which works for you to will. Hindi ikaw nag-will. Kung meron ka mang will, it is God who made you willing. Hindi ikaw. Yan ang sabi ng Bible, it is God which worketh in you both to will and to do. Not only the willingness, including the doing, Diyos pa rin ang naglagay sa iyo ng doing. Merong iba na merong willingness, pero walang doing. Dahil hindi pa ibinigay ng Diyos ang doing. Lahat yan, utang sa Panginoon. So, huwag nating pababahin ng Panginoon, ano, sa harapan ng tao. Huwag nating ipagkaawa ang Panginoon, dahil hindi kaawa-awa ang Panginoon. Ang offer natin sa mundo, take it or leave it. Ang Panginoon ay Panginoon. We are not inviting Him to make Him your Lord because He is already Lord. With or without you, dati na siyang Panginoon. Hindi mo na kailangan gawin siyang Panginoon dahil matagal na siyang Panginoon. Ang tanong lang sa iyo ngayon, papasabot ka ba sa Panginoon na yan? Handa ka bang sumuko? Handa ka bang yumuko sa Panginoon na yan? Yan ang tanong. Susuko ka, good for you. Magmamatigas ka, prepare to meet thy God. Umanda kang harapin ang Panginoon sa digmaan. Kung talaga kang, kung talaga, handa kang magipagdigmaan sa Panginoon. Okay? So, if you worship the true God, but do it the wrong way or in the wrong manner, that also may be a form of idolatry. Ayan po ilang mga pamamaraan, ano? So, maganda ang motive ni Uza habang bumibiyahe yung Ark of the Covenant sa kanyang karitela. Ano ba? Gustong i-correct ni Uza dahil mahuhulog, magpagabak yung karitela, but God strapped him dead. Sana mo nahulog, inayaan na lang niya nahulog. Siguro ang feeling niya, madudumihan. Mas marumi ang tao kaysa lupa. Hayaan mo lang yung lupa. Wala na makasalanan niya, ha? Ang tao makasalanan, hindi ang lupa. At saka, kahit a priest, they're not allowed to touch. Lalo na yung mga hindi priest, ano? They were not allowed to touch it. Only the priest can do it. At kailangan nung po itinutusok pa nila ng phone o pinga. Yan ang tamang pamamaraan. So these verses will tell us, ano? At yung event na yun kay Uza was a graphic illustration for us that God never accepts any deviation or variance in the way of serving Him or worshiping God. Huwag nating i-modify, huwag tayo mag-i-invento. Lalo na during performance of our Lord's Supper. Ang Supper, anong oras ba yung Supper? Diba? Kaya nga Lord's Supper, ano ba yung Supper? Eh, ba't may mga nag-Lord's Supper, alas 7 ng umaga? Nung Katoliko, anong oras yung ano nila? Nung komunyon naman eh. Alas 7. Daling araw. Eh, breakfast yun. O kaya, snacks, Lord's snacks. Pero nakalagay sa Bible is, Lord's Supper. So it must be done late afternoon or in the evening. And the elements, unleavened bread and fruit of the vine. Meaning, katas ng ubas. Yan o ang elemento. At yung bagay na yan, eh, pinapractice lamang ng mga members sa church. So kahit baptist, kapareho baptist, wala sa ilang ibang iglesia, pero hindi member, may come to attend and observe what's going on, but not to participate. Dahil exclusive, it is a church ordinance and can only be participated upon by those who will be qualified
to the term church. Kino ba yung qualified? That's a term na church na yan. Diba? May mga kapasin sa church or properly transferred yan ang makakabilang sa church. Kino lamang pwede mag-observe. Now, basahin po natin ang ilang passages, ano? Isaiah 1, 11 to 20. Aklat ng Isaiah. Isaiah 11 at 20. To what purpose is the multitude of your sacrifices come to me? Anong layunin ito mga pagsasakripisyong ito? Say the Lord, I am full of the burnt offerings of rams and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of eagles. When ye come to appear before me, who hath required this at your hand to tread my courts? Bring no more of vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with it. It is iniquity, even the solemn meeting. Meaning dito mga kapatid ng Diyos, nagagalit na sa paraan ng paglilingkod ng mga Israelita. Your new moons and your appointed feasts, my soul hateth. They are a trouble unto me, I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. So, anong hinahanap dito ng mga kapatid, mga kapatid? Ano Diyos, mga kapatid? Tamang motibo. Tamang mga attitude. Maaaring nasa ating lahat ng anyo, yung akiran sa parang naglilingkod, parang nagsaservisyo, pero kasabay niyan, punong-puno ang ating puso ng pandaraya, punong-puno ang puso natin ng hypocrisy. Punong-puno ng hypocrisy. Ano? Punong-puno ng kapikean. We have that feeling of contempt, the feeling of contempt for a fellow Christian, feeling of contempt for the things of God. Wala naman talaga tayong interest sa mga bagay-bagay ng Diyos. Parang ano lang sa atin ito, ritual. Parang ano lamang, parang pangkaraniwang bagay lamang. So ordinary. Gusto mo lang maipakita na nagpunta ka, na nagsimba ka, na walang masabi sa'yo, o baka dagdag ka ng parusa ng Diyos na hindi ka nagsimba. Pero there is no love at all. No love for God. No love for the things of God. No love for a fellow Christian. No love for spiritual things. No enthusiasm. No love for it. No interest. Sabi ng Diyos, nananawa ako sa ganyang paraan ng pagsamba sa akin. Kaya tigil-tigilan nyo na yan, yung mundo yan. Yung mga bulok na yan. Yung mga pinaggagagawa niyan. Ang gusto ko, tamang puso. These people worship me with their lips, but their hearts are far from me. Hanggang lagi lamang, hanggang muso, pero wala sa puso. Nasa bibig lamang ang kanilang mga pagsa sa Diyos. Their piety, but not in their hearts. Tutuloy po natin, ano? Wash you, verse 16, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Mga Kristiyanong simba ng simba, punong-puno namang ng kasamaan pag wala maglimbo, ano? May mga kasalanan na hindi na itinusuko at itinatago sa kanilang buhay. Cease to do evil, learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool.
If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Hindi tayo mananalo sa Diyos, mga kapatid. Unang salmo, tingin mo siguro parang babagiyat ako. Ano man nangyayari, itay-itay mo lang. Hindi mo madidikta ng Diyos kung kailan siya atake. Kaya atake ka lang makatake. Pag bumuwelta ang Panginoon, ano, sabi ng Diyos, when I visit, binabasa ko ganyan, when I visit, I will surely visit their sin. Sabi ng Diyos. Pag dumating ng aming oras ng pagdalaw, talagang dadalawin ko ang mga kasalanan niya. Hindi mapapalampas ang Panginoon. Another passage dito po sa Book of Amos chapter 5. Ezekiel, Daniel, Isaiah, Joel, Amos. Amos 5, 21 to 27. I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies. Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offerings of your fat beasts. Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols. Pati mga music nila, hindi na tinatanggap ng Diyos. Mga kanta nila, ayaw ng pakinggan ng Panginoon. Take away thou from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols. Alam niyo po yung mga Pentecostal, gano'ng matagal naman tayo mga yan? Bago-bago-worship, bago-worship. Alive. May, ano yan, hindi, walang putol, ano? Ano yan, mayroon marang-marang na. Continuous, long playing. Long playing ang tawag ng araw, hindi ko alam. Continuous play. Non-stop. Ito ang bago, tinay isang oras, alam niyo ng Diyos. Nakukunin ko sa mga pinakakakakanta ko. Tigilan nila yung mga kakakanta na yan, ano? Take thou away from me the noise of thy songs, for I will not hear the melody of thy viols, but let judgment run down as waters, and righteousness as mighty stream. So, ang gusto ng Panginoon, kakliran sa buhay. Matuwid na mamumuhay. Tamang mga puso, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, fairness, pagiging patas, makatwiran. And he offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel. But you have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun, your images, the star of your God, which ye made for yourself. Therefore, will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saying the Lord, whose name is the God of hosts. Another passage, Hosea 6, 4-7. Balik lang tayo ng isang libro. Pangalawang libro. Atras. Hosea 6, 4-7. Book of Hosea. Ano na po ba kayo? Sign po natin. Verses 6-7. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. But they like men have transgressed the covenant. There have they dealt treacherously against me. Ano sabi ng Diyos, mga kapatid? Ayoko na makasakripisyo nyo. I desire more knowledge. Kahit sampa kayo ng sampa, which is not according to knowledge, sabi ng Panginoon. Wala na akong pakialam niya sa mga sacrificial nito. Because it is not according to knowledge. Or wala kang desire sa knowledge of God. Wala kang, ano, ang gusto mo lang maglingkod. Hindi po na lingkod. Maganda po maglingkod, mga kapatid. Pero wala ka ng enthusiasm, wala ka ng interest na makilala ang Diyos. O mapag-usapan ng Diyos. O mapakinggan ang mga bagay na bagay ng Diyos. Ang mga tungkol sa Diyos. Ay mong madagdagan ang kaalaman tungkol sa Panginoon. Alam niyo po, that is one thing na I share ko lang naman ng konti. Sabi nga po, meron mas mga bagong nalalaman tungkol sa Diyos o sa salita ng Panginoon o sa mga kahulugan ng mga salita sa Biblia o ng passage sa Bible. Parang nai-inflame ang aking puso. Yun pala ang kahulugan ng salita. Yung pala ang ibig sabihin ng Diyos.
Ganito pala ang nasa isip ng Diyos. Ganito pala ang gusto ng Panginoon ay pahiwatig dito. Ganito sana ang ating damdamin. No? Kesa yung maganda naglilingkod, pero mas gusto mong maglingkod, pero kesa makilala ang Diyos, mukhang nagkakamali ka ng equation. Ano? Dahil ang proper equation, mga kapatid, applied to Christians, worship will go first before service. Sign sa Bible, alinit yan, magkasama yan. We worship and serve God. If it is applied to true God, parating nasa harap ang worship. Parating nasa harapan niya. Pero kung yung worship and service applied sa idols, baligtad yan. Auuna yung service, sabi ng Bible, you serve and worship idols. Nare-reverse yan. Pero pag ina-apply yung serve, yung worship and service sa true God, parating na auuna yung worship. Hindi po yan play of words. Hindi po yan incidental or accidental. Yan po talaga ang obserbasyon ng Diyos. Kapag tama ang sinasabi mong Diyos at pinaglilingkod ang Diyos, malamang naglilingkod ka dahil sa iyong pagsamba sa Kanya. Alam niyo po, ang ating paglilingkod ay dapat na binomotivate at nagpa-apply sa ating service ay yung ating pag-worship sa Kanya. Pero kung wala ka namang pag-worship, gusto mo lang lingkod, lingkod, may kinagawa, para bang abalang-abalang ka sa gawain ng Diyos, pero pag-usapan na siya, wala ka ng interest sa pag-usapan ng Diyos. Ayaw mo nang pakinggan ang tungkol sa Diyos. Meron lang sa iyo service, pero walang worship. At yan, hindi matatanggap ng Diyos. I desire knowledge more than sacrifice. Meron ganyan mga membro, meron ganyan mga churches, ano na, there are more after activities, there are more after programs. Mas habol sila ng habol sa mga programa o sa mga activities. Ang Diyos mga kapatid, sabi niya, the Lord seeketh such to worship. Ang Diyos naghahanap ng mga worshipers. Madalam ang worshipers. Meron pa mga worshipers, maling worship ang ginagawa. Pero yung worship of the people of God, mga kapatid, hinahangad ng Panginoon niya. Hinahangad niya. I desire knowledge more than sacrifice. Yung makilala ko ninyo sa tamang pagkakilala, the proper knowledge of God, yan ang gusto kong nasa sa inyo. Makakilala niyo ako kaysa dyan sa mga isinasakripiso ninyo sa akin. Sawa na ako dyan, sabi ng Panginoon. Sawa na ako sa taba. Nananawa ako sa taba. Fat of sacrifices and of animals. Nananawa na ako dyan. Pati sa mga music ninyo, naririnig at may ako, ayaw ko nang pakinggan yan. Ang gusto ko, yung pagganap ninyo ng katwiran, fairness, pag-ibig sa kapwa, fair sa mga mahihirap, hindi nang-aabuso sa mga mahihirap, at pagkakilala ng tama sa Diyos. Another passage, mga kapatid, no? Dito sa Malakay 1. Malakay 1. Ito naman, ang issue naman ng Diyos dito sa mga salanita. Napagod ang mga tao maglingkod sa Diyos. Nananawa na silang maglingkod sa Diyos. No? I hope, hindi ho ganyan ang ating nararamdaman. Ano? Kung kayo mo inaantok, maiintindihan ko yan. Dahil pang oras na ito, sabi nila, this is the unholy hour. At meron dito, ay galing pa ng night shift, iba, no? At hindi pa nakakatulog. Matakot kayo pag ako nakatulog dito. Minsan eh, nag-preach eh, inaantok din eh. Ano? Huwag niyo akong hawahan, ha? Isigaw ako na sunod. Isigaw ako na sunod. Okay. Malakay chapter 1, 6 to 14. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon my altar. Ganyan, in-offer nila sa Diyos.
mga paglilingkod na careless sila sa kanilang paglilingkod, ano? Pwede na yan. Hindi naman mareklamo yan eh. Bigay mo na yan. Alam niyo kung magre-regalo kayo, ano re-regalo niyo? Mga, ay ito, hindi ko na tinadaan ito. Sawa ko ito, ito ka masisira naman eh. Ayaw namin ito. Ganun ba? Bigyan niyo nga yan, sabi na po sa mga mayor mo. Ano, upo na ito. 15 years na namin kinadaan. Bigyan na natin ito. Sabi niya, Panginoon, ino-offer niyo sa akin, mga reject. Pero ang Diyos, mga kapatid, nagre-reklamo eh. Pinapakita rin sa passage nito how he feels sa minsan ginagawa sa kanya. Sabi niya, gawin niyo nga yan sa mga importanteng tao sa gobyerno mo. Katutuwa ba niyan? Iba sa mga matataas sa karaang katungkulan sa taas sa bayan, sa pamahalaan, o tao na mayaman, di ba? Iniingatan mo yung pagkilos mo sa harapan niya. Hindi ka careless. Kung imbitahan mo sa bahay mo, nagpapalinis ka pa ng bahay. O kung meron kang meeting, pag ipagtagpo ka, naliligo ka ng gusto, maaga kang gumigising, dahil mahalaga ang pagtatagpo na yun. So, maingat ka sa kilos mo. Hindi ka harap na nakachinelas. O yung pinagtulog mo, pwede na ito. Hindi ka pa nagsisipilyo. Sa ano lang naman yan? Hindi ganun. Hinahanda mo yung sarili. Pero sa Diyos, mga kapatid, ginagawa ng ilang mga tao yan. Makas-realize, ginawa niya. Hindi sila maingat sa kanilang behavior at conduct, sa kanilang pagsiservisyo sa Panginoon. Parang napakagaan na bagay ang kanilang ginagawa. You offer polluted bread upon my altar. And he said, wherein have you polluted, polluted thee? In that he said, the table of the Lord is contemptible. Hindi lang anais-nais ang hapag ng Panginoon. And if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? Talan niyo po itong pag-aalay ng mga hayop sa Panginoon. Ang ginawa niya ng sarili, tasalip na best ang i-offer, yung mga reject, yung mga mababa ng presyo pagbinenta. Pero yung mga good, yung mga primera klase, ah, bago natin, malakas ang mataas ang presyo niya. Yan ang pagbenta, first class. Ay, ito, mga reject po, yan na lang tithes natin. Yan na lang ang offering natin sa templo ng Panginoon. Mga priest lang naman ang kakain dyan eh. Sila nga, tanggap na lang ang tanggap ng kakainin. Ano? Yan ang sabi nila rin ito, ano? You offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Bigyan mo nga yan sa gobernador. Will he be pleased with thee or accept thy person, said the Lord of hosts. Verse 9, and now I pray you, beseech God, that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your person, saith the Lord of hosts. Who is there even among you that you shut up, that you shut the doors for naught? Neither do you kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun and yet to the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto my name. And a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But if ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. He said also, behold, what a weariness is it. Ano pang sinabi ng mga sanilita? Pagod na kami ng kasisimba. May umaga pa, may panghali pa, may Wednesday pa, may Bible study pa, nakakapagod, sabi nila. Verse 13, he said also, behold, what a weariness is it. Ye have snuffed at it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, the lame, the sick. Thus ye brought an offering. Should I accept this from your hands, saith the Lord? But cursed be the deceiver which hath in his flock a male, and goweth and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful
among the heathen. Eh, baka naman mabait ang Diyos ang panahon. Huwag naman natin abusuhin ang panahon. Yan ang malungkot doon na kung sino yung mabait, siya baka nga-abuso. Dapat yung kabaitan, ina-abuso. Pero hindi dapat ina-abuso. Alam mo po ang Diyos ay napakabait. Ang kanyang judgment, hindi niya karakarakan ng Diyos. Pero hindi nakakahulugan na pwede na natin siyang ignore, bypass. Mabait naman ang Diyos, hindi siya magagalit. Pwede na yun. Kahit na minsan absent, kahit minsan nag-February, minsan nagbibigay, minsan tumutupag, minsan. Yan ba yan? Nakita niyo na kung paano nalaman ng Diyos. Hindi siya natutuwa sa paglilingkod na parang kinapapaguran. At sa mga anak niya, di ba? Minsan ba naman sumusunod ang anak, pero nababasa natin kung willing ang pagsunod. Di ba minsan may pagsunod na kung pwede lang, ikaw na lang ang gagawa din. Dahil nakikita mo naman na ginagawa ka, pero wala sa loob na, wala talagang damdamin. Anak lang pala ako eh. Parang ganun, lalo ko magawa, anak lang ako eh. Sige na, susunod na. Pero kita mo, ano? Action speaks louder than words. Paglilingkod na, parang weariness. Parang manalangin, oh, sumusunod, pero you're dragging your feet. Sita, 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 sita. Ha? Sige na nga, ha? Ay, no. Tumutupad tayo, pero wala na doon. Wala na dito. Yan din po mga kapatid ang nakikita sa prophecy ni John the Beloved sa Asia Minor Churches. Lukewarmness. Nawala na yung first love ng Christian Church. Sa Laodicea, ano nawala? Hindi malaman kung mainit o malamig. Wala na yung enthusiasm. Wala na yung puso sa ginagawa. Yung bang ano yun? Kagaya nung nagliligawan na halos hindi ka makatulog, di ba? Hanggang pare, dantayan mo na lang yung oras. Uy, AM na. AM na. Malapit na. Excited ka. Namaya, magkikita na kami sa ganitong lugar, sa ganitong oras. Ano kayang ibibihis ko? At pag nagkita, halos ayaw na maghiwalay. Nagbabay na, pag-uwi, nagtetext pa. Tulog ka na. Hindi ganun pa. Ano? Pero nung patagal-tagal na nagsasama, mag-asawa, iba na sinasabi. Tulog, isip ka pa rin? Tulog na. Kaya, hindi na lamang dahil sa mga bata. Ano? Dahil na lamang sa mga bata. Ano sabihin? Wala, hindi na ina-enjoy yun ang pagkasama, ina-endure. Tinitiis na lang. Ang katwira, di ba? Mamamatay din ako. Tiisin na lang, di ba nakabuhay ko. Ilang taon na lang. Mamamatay din naman. Endure na lang. Hindi na ina-enjoy. Ina-endure ko lang, tinitiis na lang. Kundi na lang dahil sa mga bagay. Ganun po ba ang ating inaalay sa Panginoon, ha? Paglilingkod, ano? Hindi ba alin, magra-rapture din naman. Yes, na lang, mukha pagsisimpan ako. Magra-rapture din naman eh. Ano po hindi ganun mga kapatid? When we come to church, we come excited. Atin tayo na excited tumawid, excited mahinin, excited na makita ang isa't isa, fellowship, mapakinggan ang salita ng Panginoon, mapag-usapan ng Panginoon, di ba? Excited ka sa mga marinig, matututunan. Yan sana ang ating excitement. Ano? Ayon ng Diyos na kinakapaguran natin ang servisyo sa Kanya. Ayon po ang ilang elemento ng worship, ano? So sabi sa Philippians 3:3, on the other hand, ang mga redeemed, how do they worship? The redeemed worship God in the with no confidence in the flesh. They worship God in the spirit.
and glory in Christ. They do not glory or put no confidence in the flesh. John 4:23, is that right? God is Spirit. Yeah, 23, John 4:23. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Alam niyo po, ang true worship, mga kapatid, meron itong ilang elements. Alam niyo po, yung evangelism sometimes can be a form of worship. May po niyo sa Romans, masahin po, Romans 15, 16. Although, ito po yung mas ikinakategorize na pagsaservisyo, pag-evangelize. Pero meron din pong elemento ito ng pag-worship sa Panginoon. Because according to Romans 15:16, yung ating pag-evangelize sa mga believer ay isang gawaing katanggap-tanggap sa kanyang harapan. No? Basa nga, kapatid na Bible. I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles may be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. So yung gawain ng pag-reach out sa mga unbelievers, pag-evangelize, is a thing or an activity, mga kapatid, na acceptable, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. So, although primarily we consider it as a form of service to God, pero mayroon pong element of worship. Yeah. Ano? Especially kung ginagawa mo not only out of love for the souls of men, but out of love for God. Dahil pinamantay ang pag-evangelize. So gawain ka tanggap-tanggap sa Panginoon yan. And not only that, kapatid, in 1 Timothy 2:2, first, pakibasa rin kapatid ko, Michael. To lead a quiet tranquil 1 Timothy 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Godliness. Ano yan, mga kapatid? Yung pamumuhay ng tahimik. Mamuhay ka ng tahimik sa paraan ng pag-worship sa Panginoon. Pray always that we may lead a quiet or tranquil life. Mamuhay na may kapayapaan. Hindi ka troublemaker. Hindi ka magulo. Hindi ka nag-start ng gulo. Tahimik ka na tao. Ano? But if you pursue godliness in your living, dignified, with all godliness and purity, nakikita ng mga tao na kahit na kangkong lamang ang ulam dyan, you eat with gladness. Sabi ng book of Proverbs, better is the meal of herb than meat where there is quarrel. Kahit na puro karne ang kinakain, pero puro naman quarrel pagkatapos. Puro away. Mabuti pa yung meal of herbs. Mabuti yung gulay, kangkong, sinasawsaw sa kalaman. Okay pa yung puro, ano lang, sa usawan ko, alamang. Kare-kare mo lang. Alamang yung sa usawan, kare-kare pa. Ayun yung kangkong na choking, di ba? In the Bible, better is an herb, better is a meal of herb, where there is peace and quiet, than having a meal of mutton and beef and venison, puro karne, pero pagkatapos away, sa mga mapag sa inutak niya karne niya, pagkamahal ka ng baka, nakain niya, tsaka ka ng tao. Eh sabi, hulugan naman daw eh. 3 kids. Hindi naman tayo mahirapan eh. Pero pa naman pang bayad eh. Eh, ilang bulo, parang sigil na sigil niya. Makahay kayo na. Hindi ka lang medyo yung kinakain, nag-usapan niya, magbabayad sa kinakain. Eh, hindi mo, kitas ka talaga na sa loyon niya sa tabi-tabi. Saan na tumutulong sa loyon, di ba? Pahulahan, maglagay mo ng bawat. Eh,
Pero believing mo tayo, ano? Minsan yung bitchin, ang dadadaya tayo din eh. Ano? Dinadaya ang lasa mo eh. So, yung patahimik tayo, pabuhay tayo ng tahimik sa kamo kita. Nakikita ang yung calmness. Yung pagiging kalma natin, no? Hindi calamity, kalma, calmness. Ano? Yung ano natin, yung tranquility, peace and quiet, at yung meeting with dignity, na wala kang inaapakan, ano, na tao sa sino man. Magandang pati ang mga tapat. At yun din ang sinabi sa book of Peter, ano, that quiet and creative mood, which in the sight of God is well-pleasing unto the Lord. And this goes for everybody, for lahat sa atin. It's a form of worship na patanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Not only that, in Hebrews 13:15, pakibasa, kapatid na Michael. Hebrews 13:15. Ito po yan po. Praise. Papuri. Ay pag-awit natin sa form of worship. Pakibasa po. Hebrews 13:15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Let us offer unto God the sacrifice of our lips. Tama ba? Sacrifice of praise? Yes, sacrifice of praise. The sacrifice of praise. So yung pong pagpupuri sa mga pagitan ng panalangin at pag-aawitan ay isang paraan ng pag-worship sa ating Panginoon at katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Another thing, mga kapatid, sa verse 16, pakibasa po yung verse 16. But to do good and to communicate forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Same book, ano? Hebrews 13, verse 16, ano yung isang paraan ng pag-worship sa Panginoon? By meeting needs. Yung may mga needs ka nang nakikita, tinutugunan mo yung needs. Doing good and sharing your blessing. Ano yung communicate ka? Hindi naman yung communicate, ay, nagte-text kami, ipo-communicate kami, like, sa daily experience, communicate. The word communicate there means sharing. Sabi sa Galatians 6, him that is taught in the word, let him communicate to him that teacheth in all good things. Ang natuto sa salita, matutong magbigay ang kanilang material na tinatangkili sa nagturo sa kanila. At sabi niyan sa Hebrews 13:15, for with such things, ano, yung pag-meet, pagtugon sa mga pangangailangan, paggawa ng mabuti, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Kung gusto natin makapag-worship sa Panginoon, yan daw ang iba't ibang pamamaraan kung paano tayo makapag-worship sa Panginoon. Meeting other people's needs. Communicating or sharing our material blessings. With such sacrifices, God is well pleased. So, yun ang ilang iba't ibang elemento sa pag-worship. Ngayon, sa book of John, chapter 4, verse 23, mayroong dalawang component na nabanggit niya. The true worship must be done in what? Must be done in spirit and in truth. Paki-erase nga ba? Ano ba yung importante that our worship should be done in spirit and in truth? But there are prerequisites for worship in the spirit. Number one, salvation. If we are to worship in the spirit, ang kailangan niya, isang prerequisite niya, salvation. Because kung wala ka salvation, how can you worship in the spirit? Ano sabi ng 1 Corinthians 2:14, the natural man
Receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know, because they are spiritually discerned. So if you don't have the Spirit of God, you cannot discern spiritual things, you cannot perceive spiritual things, you cannot render worship in the Spirit. So one prerequisite for worship in the Spirit is salvation. So ang unbeliever, hindi makakapag-worship in the Spirit. Dahil wala silang Espiritu ng Panginoon. Because for your worship to be spiritual, you must have the Spirit of God. Kung wala sa Espiritu ng Diyos, hindi ka makakapag-render ng worship in the Spirit. So, ano yung mga prerequisite? Worship in the Spirit, number one, salvation. Ano po ang kailangan sa worship in the Spirit? Concentration. Parati yan sa Old Testament, ano? Meditate. Nakakita na ba kayo ng mga nag-yoyoga? Nakakita na ba kayo ng mga mayroon grupo yung mga mahilig? Sa yoga, may meditation ba yun? Anong mga grupo pa yung mahilig mag-meditate? Oo, yung ano, yung naka-lotus position sila, tapos huwag nyo silang i-disturb, di ba? Dahil nag-meditate eh. Sa meditation, dapat walang disturbance. Usually, the place is quiet, or may soothing music, conducive for meditation. So, sa para magkaroon ng meditation, mga kapatid, it must be concentrated, meaning undivided attention. Hindi ka makapag-worship in the Spirit na maraming distraction. So, a mind must be focused, the thought must be focused on God. Sabi ng Joshua 1:8, but thou shalt meditate therein day and night. So, pag may meditate, kailangan concentration. Naka-focus ka. As much as possible, free yourself of any distraction sa iyong mag-worship. Dahil pag mag-worship ka, maya-maya nadidistract ka, paano magkakaroon ng continuity yung worship mo, di ba? Kahit nasa prayer, kaya natin pumipikit. Nagpe-pray ka, you're so engrossed in your prayer, may dumaan ang pusa. Mamaya ang isip mo, nandun sa pusa. Pakuyo mo lang. Nagsisigaw ka na. Pahing, pahingin mo lang. Tinanginis ka. Hindi ba na? Tinanginis ka. Kulang sa concentration. Inis ka, tinanginis ang pusa. Ayan, wala din mo lang. Wala na prayer. Hindi ka na nakakonsentrate. Minsan, pag-pray na tayo, TV nakakawas. Kaya ba nagpapalit, pinapakinggan sa Mike Enriquez. Amen na pala. Patayin mo na ng TV, di ba? Pag-pray, patayin mo na ng TV. Hindi yung magpe-pray na, nakabukas ng radio, nakabukas ng TV. Paano yung mga concentrate sa prayer? Ano yan? Ritual? Basta lang may masabi, eh, tenga mo nasa TV, nasa radio, patayin mo na yan. You want to worship God, concentrate in worshiping God. Focus your mind on God. Psalm 23:6, thou wilt keep him in perfect peace, so his mind is stable. Kailangan yung mind stayed on thee, whose mind is stayed on thee. Naka-focus sa Panginoon. Not thirdly, sa pag-prerequisite ng kapatid, repentance, Psalm 139. Dahil ang kasalanan, hindrance yan eh. Repentance. Second Chronicles chapter number 19. If my people, 7:14, Psalm 139. Ang sabi ng Psalm 139. Search me, O God. See if there be any wicked thing in me. Dahil kung merong iniquity, sabi ng Psalm 66:18, God will not kill me. Kasi yan ang kasalanan, bakit kailangan ng repentance? Kasi kung wala repentance, nag-exist ang kasalanan. At yung kasalanan, hindrance yan sa prayer.
Hindrance sa komunyon sa Diyos. Hindrance sa fellowship. Hindrance yan sa worship. Psalm 66:18 says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hanggat may kasalanan akong hinahawakan, ang Diyos, hindi ako papakinggan. Dahil ang kasalanan ay hatlang. Para, para yan sa komunyon sa Diyos. Para yan sa pag-worship sa Panginoon. Dahil hindi pwedeng pagsabayin ang Diyos at ang kasalanan. They cannot coexist. Hindi pwedeng pagsabayin yan. No? Napakatibay naman ang tao na worship ka ng worship, pero sa puso mo, meron kang may subo-subo sa puso mo. Kung ano namang bagay yan. Hindi ka talaga pagsusurrender sa Panginoon. Fourthly, 1 Corinthians 4:2. My people shall humble themselves. Second Corinthians. Same verse. Ang kailangan ko ay humility. Ano pong sabi ng humility niya? Willingness to follow the Lord. Willingness to follow the Lord no matter what the circumstances. Ano man naging kapalit, handa kang sumunod sa Panginoon. If my people shall humble themselves, and turn from their wickedness. Mayroon kang willingness to turn away. Pero wala kang balak to turn away. Don't tease God. You are teasing God. You parang mong binibiro lang. Parang mong nilalubo. You're mocking God. You must be willing to turn away from the wicked. Sabi ng Diyos, then and only then. Tsaka lamang ako tatanggap yan sa mga ino-offer of it. Sa mga sinasacrifice ko. Then I will hear from heaven and will hear. So, importante sa worship ng Lord, yung spirit. Worship in the spirit and in truth. So, may nandiyan truth, kailangan in accordance to the truth of kapag ang truth hindi kasali sa worship, kanta na lang tayo, kung tayong mag-aaral ng Bible, walang ganun worship. Kasi elemento sa worship, truth. Worship the Lord in spirit and in truth. Wala naman truth na pinag-usapan. Paano mangyayari yung worship nito? Wala mayroong meditation of the truth about God, activities of God, things of God, an important element sa worship in the spirit. Kasi may kailangan ng concentration. Because worship primarily is in the area of thought. It's in the area of thought. Ang humility, hindi rin nakikita yung humility na yan eh. Attitude siya, panloob pa rin yan. Thought, motive, attitude, siya yung mga kailangan, panloob. Malayon sa posture. Malayon kung nakataas ang kamay, kung nakadapa, kung nakaluhod. Ang worship wala sa ganyan eh. Kahit ba nakadapa ka, kung puso mo naman eh, gusto mo magpasabog ng hindi mo kapanalig eh. Di ba? At ang Muslim, paano magsamba? At ang makatuwad yan. Hindi natin kakayanin yung ginagawa nila. Five times a day. Hanggang sa isang employer eh, parang kayo na tumanggap ng Muslim kasi alam nila pag oras ng salam at asala. Pag oras sa salam, pupunin niya ng carpet niya. Una, may pray pa ako. Itigil ang operate, tanggal ang tigil ang magpakina. Kaya hindi mo mamimigil niya. Pero yung posture niya, inoobey yung posture niya. Pero kahit anong posture mo, kung mali ang parahan, mali sa katotohanan. Kaya po si mga kapatid, wala sa posture. Wala sa ritual. Nasa puso, sa loob, at nasa katotohanan. Kung wala sa katotohanan, walang posture. It must be spirit and faith. Okay, tayo yung mayok.